Huwag mong ikahiya yung mga ugat sa iyong mga kamay, sa iyong mga paa. Kung yan naman ay bakas ng iyong paghihirap, mapag-aral mo lamang ang iyong mga anak, mabigyan mo lamang sila ng magandang buhay, matulungan mo ang iyong mga kapatid, at mabigyan mo ng disenteng bahay ang iyong mga magulang. Huwag mong ikahiya ang mga stretch marks mo sa katawan kung yan naman ay bakas ng pagdadalang tao mo at pagbibigay buhay sa mga anak mo. Huwag mong ikabahala o ikahiya na ikaw ay tumataba na, hindi ka na nakapag-ayos tulad ng dati, hindi na branded ang mga gamit mo, sapagkat ito'y bakas na ang mas pinaprioritize mo ay ang pamilya mo at hindi na ang sarili mo. Huwag mong ikahiya na halos mawalan ka ng kilay sapagkat nasunog yan dahil sa pag-isikap mo na maabot mo ang mga pangarap mo, makapagtapos ka ng pag-aaral para masulit ang pagod ng mga magulang mo. Huwag mong ikahiya ang mga bakas ng paghihirap na ito sapagkat mga bakas ng pagmamahal yan. Tingnan po niyo si Kristo. Nang siya'y muling nabuhay, glorified body na siya, tiniyak niya na magbabago ang lahat sa kanyang katawan pero nandun pa rin ang mga bakas ng paghihirap dahil tayo ay minahal niya. Eh, dagdag puntos ba sa langit pag nag-offer ka si ba? Hindi. Lalo pat hindi natin nai-offer sa Diyos ang buo nating katauhan. Kung iaalay ba natin ngayon sa Diyos ang ating buhay, ito kaya ay maging holy, banal na alay, pleasing, kalugod-lugod na alay sa puong may kapal? Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang paglilinis na ginawa ni Jesus sa templo, bagay or something na ikinagalit ng sobra ng mga namamahala dito. Actually, ang ikinagalit nila ay hindi yung literal lamang na paglilinis ni Jesus sa templo sapagkat kailangan na namang linisin ito. Ang daming mga hayop na naghambalang, syempre may mga ihi at pupo na dyan, kailangan na talagang linisin ang templo ngayon. So hindi yun yung punot dulo ang galit ng mga Hudyong nasa templo. Kundi yung worry by pagwawalang halaga ni Jesus sa mga alay sa templo. Kasi ipinagtabuyan niya, pati mga baka, pati mga tupa, pinakawala ng mga kalapate, eh yun ang inaalay sa templo eh. Anong iaalay nila? Anong pagkakitahan nila? So yun ang punot dulo, ang galit nila. Masyado silang partikular sa mga alay. Kumbaga, parang yung iba lang din naman sa inyo. Yung iba lang naman ha, masyadong partikular sa pag-aalay. Kaya kapag hahanap na mga mother butler natin ng mga mag-aalay, yung iba nagpapakyut pa, ako kunin mo. Kami mag-asawa, kami mag-jowa, kami ng anak ko, may tip ka sa akin mamaya. Parang ganon. Kaya nga kuminsan parang gusto ko nang alisin yan kasi nagiging usap pa, nagiging hantungan pa ng inggitan. Minsan doon may nagsabi pa, magkano bang dapat na i-offer para makapag-offer lang ng tinapay at alak na yan? May ganon. Eh kung tatanungin po ninyo yung mga mother butler natin, ang instruction ko dyan ay kapag hahanap kayo ng mga mag-aalay ng alak at tinapay na i-consecrate sa misa, manap kayo ng hindi tingining mayaman ha, yung ordinaryong tao lang. Ayan. So may makita man po kayo na tingining mayaman, nag-aalay, minsan-minsan lang, sapagkat bahagi pa rin naman sila ng ating simbahan at may utang na loob tayo sa mga yan. At sa akin lang, bakit bibigyan natin ng malaking concern niya? Eh, dagdag puntos ba sa langit pag nag-offer ka si ba? Hindi. Lalo pat hindi natin nai-offer sa Diyos ang buo nating katauhan. Ang gusto ng Diyos na i-offer natin ay ang ating sarili, ang ating buhay. Ito ang dahilan kung bakit somehow sinasabi ni Jesus sa ating gospel reading sa mga Jews that the sacrifice in the temple will soon be replaced by His own sacrifice on the cross. As sabi nga sa letter to the Hebrews, yung sakripisyo ni Kristo is the perfect sacrifice once for all. Yun ang kalugod-lugod na alay sa Diyos. No wonder ito rin ang panghihikayat sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni St. Paul, particularly in Romans 12 verse 1. Ang sabi niya doon, I urge you, I beseech you, therefore, brothers, through the mercies of God, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, your spiritual worship. Ang tanong, kung iaalay ba natin ngayon sa Diyos ang ating buhay, ito kaya ay maging holy, banal na alay, pleasing, kalugod-lugod na alay sa puong may kapal? Talking about alay, sa mga nagpapakasal dito, tinatanong namin yan, kung bukod sa alak at tinapay na nasa ciborium, nasa cruets,
na ialay sa misa at i-consecrate sa misa, willing ba sila o gusto ba nila na magpaalay pa ng ibang mga bagay tulad ng fruits, ng ganyan. Kapag umayag sila, kami na nagsasuggest. Sabi ko, pwede po ba kahit konti lang, ting fruits. Yun. O kaya kahit isang gatas. Mahilig ako sa gatas. O kaya kahit isang energy drink. Again, lagi ko sinasabi, kahit isa. Mind you, mas napaka-cheap niyan kumpara sa laging iniaalay na mass wine. At yun nga po ang dahilan kung bakit humantong kami sa suggestion na ganyan. Kasi yung mga unang pagkakasal dito, natatambakan kami ng mga mass wine, ng mga mompo, ng mga plastic o supat-supat ng mga ostya. Eh ako, kung mapapansin po ninyo, tanongin niyo yung mga sakristan, konti lang akong maglagay ng mass wine, ng alak. Hindi rin po ako umiinom talaga. Acidic ako eh. Nagbibigay naman po tayo sa mga kapilya sa ibang parokya. Kaya lang, sa dami, natatambakan na tayo. And so I just thought, bakit di ako mag-suggest kung pwede itong alay ninyo? Again, ito'y napag-uusapan lang ha. And I said, ito ay hindi compulsory. Nasa sa kanila naman. At lagi ko sinasabi, kahit isa lang. Sinabi ko lang po yung kwento ngayon. Ano? To drive my point. Na kung ialay natin sa Diyos ang ating buhay, masiyahan kaya ang Diyos sa buhay nating ialay? O baka naman sabi niya, ano bang alay yan? Yan na naman. Buhay na may yabang na naman. Buhay na wala na namang kapupuntahan. Buhay na materialistic na naman. Buhay na puno ng galit ang kalooban. Buhay na makasalanan. Wag naman. Because remember, God knows our life. He sees our heart. Again, sa topic ng pag-aalay, napapansin ko yung iba, siguro nga mali ako, pero minsan napabalitaan ko rin naman na yung mga napipiling mag-alay, napaka-conscious, kinakabahan pa. Iniisip, okay ba yung suot nila? Paano ba nila hahawakan yung mga alay? Paano ba nila iaalay? Magbabaw pa ba sila? Obviously, iniisip po ninyo, sasabihin ng tao, hindi ng Diyos. Eh, hindi po dapat ganon. Sapagkat I'm telling you, kung malinis ang ating konsensya, kung maayos ang ating relasyon sa Diyos, kung nagpapakabuti tayo kahit paano, umiiwas tayo sa kasamaan ng tiyapto, kahit pa ano ang suot natin, kahit paano ang ialay natin, tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ang buhay natin, ang siyang pinakamagandang maialay natin sa Diyos. That is why para sa akin, napaka-symbolic nung pag nag-aalay po kayo sa gitna. Siyempre, nakita nyo, at one point nakatingin sa inyo talaga ang mga tao. Pero sa bandang dulo, di ba? Saan kayo mahantong dito? Sa pare, lalong-lalo na sa krusipihyo. Habang nasa likod nyo na ang lahat ng tao, very symbolic ito for me na para bang sinasabi, ganun sa buhay, tayo'y nag-aalay hindi talaga sa tao kundi sa Diyos. At sa pag-aalay natin, what really matters is not what people think or say about you, but what God thinks and says about you. Sapagkat again, tayo nag-aalay hindi sa tao kundi sa Diyos. At ang gusto ng Diyos na ialay natin ay ang sarili natin, ang buhay natin. Now, sa sinasabi ni St. Paul na offer our bodies as a living sacrifice, hindi po natin ito dapat tingnan na kailangan mag-offer tayo sa Diyos ng katawan na sexy, toned body with a great hairstyle, tantalizing eyes, well-trimmed kilays, well-done nails, soft skin, etc. Sapagkat God is not particular with the way we look. Inasmuch as for Him, we are all beautiful. Maaring ikaw may matangkad o pandak, maitim kayo mangki o maputi, mataba, skinny, kahit ano pa, kahit may kapansanan pa, lahat tayo ay maganda sa kanyang mga mata sapagkat tayo ay nilikha niya. Sabi ko nga, kahit yung mga kapintasang masasabi natin para sa ating sarili ay hindi kapintasan para sa Kanya. Bahagi yan ng ating kagandahan para sa Kanya. So He's not particular with the way we look. He is most particular with the way we use our body for His glory. Sa pagkatandaan natin na tayo magkatawan para maging katawan ni Kristo sa mundong ito. Kaya dapat bilang mga anak ng Diyos ay mas maging particular tayo hindi sa image natin kundi sa magiging image ng Diyos sa pamamagitan natin. Yung pagdedemand ng Diyos ng katawan natin, kaya nga sabi ni St. Paul, offer your bodies. I beseech you, I demand you. He is demanding our body for Him to have an embodiment of His love and mercy. And so the question is, do we have this kind of beauty? Are we an embodiment of His love and mercy?
do our bodies glorify God? Si Mary Ann Bevan ay nakilala minsan bilang the ugliest woman in the world. Actually, hindi ganyan ang kanyang itsura. Kaya lang nagkaroon siya ng sakit na nag-disfigure ng katawan at mukha niya. So, kinilala siya bilang world's ugliest woman. Kung ikaw ba, tatanggapin mo yung title na yan na naging hantungan upang siya ay laitin at pagtawanan. Pero alam po ba ninyo na yung title na yan ay kanyang pinangatawanan for two things, two important things. Una, para mabuhay niya at mapag-aral niya ang mga anak niya. Kasi naging dahilan yan para magkaroon siya ng mga award, World's Ugliest Woman. Sumasali din siya sa theater siyata o kaya sa mga palabas. Nag-capitalize siya sa kanyang itsura. So yun yung una, para mabuhay niya at mapag-aral niya ang mga anak niya. Ang pangalawa ay, hanggang sa niyakap na niya ang profesyon, kung hindi man ay naging bukasyon na para sa kanya, para makapagpasaya ng kapwa niya. So, pinangatawanan na niya ang pagiging pangit niya para sa mga tao o sa mata ng mundo, para sa dalawang dakilang layunin na ito. Mabuhay, mapag-aral ang mga anak niya, makapagpasaya ng kapwa niya. O, sa tingin niyo, si Mary, na sa tingin ng mundo ay napakapangit na tao, ay pangit ba talaga sa mata Kristo? I don't think so. Because Mary became an embodiment of Jesus' love and mercy. Not just for her family, but for other families. Ang sabi nga po sa Isaiah 52 verse 7, how beautiful upon the mountains are the feet of those who bring the good news. Napakaganda ng mga paa ng mga tagapagdala ng mabuting balita. Yeah. Well, alam naman natin na dati hindi naman sementado ang mga lugar at nakayapak lang o nakasandals lang yung mga nagpapahayag ng mabuting balita. So talagang bakit nakailangan mo ng jackhammer, malinis lamang yung mga dumi sa mga paa ng mga tagapagpahayag ng mabuting balita na yan. Pero sa mata ng Diyos, napakaganda ng mga paang yan, ng mga tagapagpahayag ng mabuting balita na yan. Kaya kung i-relate natin ito sa ating pinag-usapan, sa ating buhay, huwag mong ikahiya yung mga ugat sa iyong mga kamay, sa iyong mga paa. Kung yan naman ay bakas ng iyong paghihirap, mapag-aral mo lamang ang iyong mga anak, mabigyan mo lamang sila ng magandang buhay, matulungan mo ang iyong mga kapatid, at mabigyan mo ng disenteng bahay ang iyong mga magulang. Huwag mong ikahiya ang mga stretch marks mo sa katawan kung yan naman ay bakas ng pagdadalang tao mo at pagbibigay buhay sa mga anak mo. Huwag mong ikabahala o ikahiya na ikaw ay tumataba na, hindi ka na nakapag-aayos tulad ng dati, hindi na branded ang mga gamit mo, sapagkat ito'y bakas na ang mas pinaprioritize mo ay ang pamilya mo at hindi na ang sarili mo. Huwag mong ikahiya na halos mawalan ka ng kilay sapagkat nasunog yan dahil sa pagisikap mo na maabot mo ang mga pangarap mo, makapagtapos ka ng pag-aaral para masulit ang pagod ng mga magulang mo. Huwag mong ikahiya ang mga bakas ng paghihirap na ito sapagkat mga bakas ng pagmamahal yan. Tingnan po niyo si Kristo. Nang siya'y muling nabuhay, glorified body na siya, tiniyak niya na magbabago ang lahat sa kanyang katawan, pero nandun pa rin ang mga bakas ng paghihirap dahil tayo ay minahal niya. Mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kabistahan ng pagkakatalaga sa isang simbahan o templo ng Diyos. Tandaan po natin, ang simbahan ay templo ng Diyos. Tayo rin naman ay templo ng Diyos. Yun ang sinasabi sa ating kaalawang pagbasa, we are temples of the Holy Spirit. Ngayon, kung papaanong ang simbahan o templo ng Diyos ay nagiging talagang maganda, talagang nagiging maayos. Hindi dahil sa maraming mga dekorasyon na magaganda, hindi dahil sa mga nagkabitang mga pilak at kaginto sa simbahan o templo, nagiging maayos at maganda ang simbahan o templo kapag nararamdaman dito ang Diyos. Ganun din naman, nagiging maganda tayong templo ng Diyos kung sa pamamagitan natin, nararamdaman ng ating kapwa-tao ang Diyos. And that's being a living sacrifice for God and for man. Hindi ko sinasabing masama at hindi natin dapat i-prioritize ang pagpapaganda, pero siguraduhin natin na tayo ay maganda sa kanyang mga mata. Lalo't hindi ko sinasabi na hindi natin i-prioritize ang pagiging malusog. Pero siguraduhin natin malusog, hindi lamang ating katawan, kundi pati na ang ating kaluluwa. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa.